sa back lang yung waist. Back. Back and forth lang. Ganun lang. Forward, backward, tama. Or yan. Tama yan. Ganun lang. Tapos pag nangawin na yung paa mo, di ba? Pwede mo yung change. Ganun lang. Tama. Hula hoop 101. Para sa mga kaliwerte. Ganun din. Di ba? Right ako nag-start. Dito rin. Dito rin. Pag-ganun din. Ganun din. Dapat isa-isa, hindi kasha eh. Si Aris muna. Gusto mong i-stop kung saan ka sanay, ulit anhin. Ilaan yung hulahat mo. Ano ako, nasanay ako sa right, although kaya ko rin sa left. Pero mas mabilis talaga ako kung nasa right. I-ano mo? Sa gallery na lang, Mar. Sa video niya na lang. Open hand. Open hand. Bago nakikita na talaga ako. Nag-lasso. Lasso ang tawag dito. Pakita mo muna doy hula hoop mo. Oh, galing ah. Okay. Tapos na, hindi ba dito sa laban mo rin din? Ganyan din. Naka-open lang. Ano, basic. Ayan ako, ganyan lang siya. Actually, marami na akong kain siya. Natakaan. O, pang ano na sa ano na, suot mo na. Pakita mo. Na nag-uhulaw ka. Pero siyempre, di ba? Ito, tawag dito sa mga ganito dancing the moves kasi mas lighter, faster movement. Pag beginning, baka mawawa am mawawa same purpose pero ano pero mas gusto mo to kasi ito pag tumama ko sa ano mo sa mga puto mo diba ah so ganito so kailangan pag ito ang gamit ko yung leggings talaga kasi pag ito tatama yung skin baka magkaroon ka na sa mga kasi ako kailangan ko magpasan ito nung muna kung ginamit to pasan dito pasan boom. Try mo nga. Try mo. Yan yung may ilaw, di ba, Michelle? Ideal size, dapat hanggang dito.
hanggang dito sa merong belly button down. Ito. So, ang perfect the size. Ni-weighted hula ho. Ni-weighted hula ho. Kasi ito sa sobrang laki. Ito, nag-disassemble mo to. Think to how many parts. So, pwede mo siyang, ano, tawag dito. Yung pagkumpul-kumpulin, pag natanggal mo na siya, tapos pwede mo siyang hirap. Or itay. Ganun siya. Yan ang perfect na, ano. Pwede mo pala yan, ano. Meron dapat kasi, ano, yan ang proper na measurement. It should reach the ground. Hindi pwedeng, ano. Kasi yan ang mabilis. Ito, it's a. Try mo nga yan, bu. Try mo kung kaya mo. Slower movement, more control. Go nga, kaya mo. Try mo kung kaya mo. Kasi isang hula ko, mas mabilat dyan. Kami bawat sa akin, isang try mo. Ayan o, oh, diba? Kaya mo naman eh. Ano siya? Mabigat siya, pero ang maganda siya, pag nakontrol mo siya, alam mo, mali sa'yo, mali sa'yo, at ilagay mo foot forward. Ako. Tapos rock, back and forth lang siya. Ay, galing ah! Ang pakinggan mo, yung katawan mo. Oh, yung kamay mo, yung palakpak. Hindi ako marunong. Yung pambata, kaya ko actually. Yung dun sa meron toy kingdom. Opo. Kaya na sobrang bilis eh. At saka maliit yung miss eh. Maliit yung ano niya, bilong. Maliit size niya. Kasi meron akong pinigyan na si ano, si Julie Armstrong. Saan na siya? Opo. Pinigyan ko siya ng hula hoop. Pinigyan ko siya ng hula hoop yung magkatrabaho kami nun sa ano. Guitar Princess. Yes, a Guitar Princess. Tingnan mo, iba rin yung ano niya eh. Iba talaga yung material na gamit dito. Iba rin ito. Kasi apat na klase material siya eh. Merong PVC, merong ano, iba-iba siya eh. Yeah, merong fiber, lang parang plastic na fiber. Tapos no, yung wraps na ginagamit nila, like ito, tingnan mo, hawakan mo. Iba yung ano niya, nakarap sa kanya. Iba rin ito. Kasi ito, natanggal na yung nandito eh. Ito yung nagsisik sa katawan. Parang yung, diba? Kasi, nag-tilit ko na kasi nga natanggal na siya. Dahil sa pawis. Ayan o. Ito mo, tilit ko na. Kasi nga natatanggal. Eh kasi pagka ito natanggal na yung nandito, wala na kong po. Yan. Kaya minsan sa pasabi. Ito, diba nakita mo, maano na, nataang nakakalas na. Sobrang here and there. Ito mo. Pero ito, bigay ko sa akin ng fan ko sa States, ang dalawa. Si Glenda. Sa LA. Ganda oh. Magulaw ka na din. Nagpapapayat na. Ewan ko ba bakit mas mahal yung ibang ano, kasi wala sa atin masyadong gumagawa ng mga ganito eh. Mostly China. Pero diba nung ano na sold out ng Sa akin. Dapat miss, binigyan ka nila ng porsyento doon. Pero sa akin kasi, gusto nila ako mag-compete. To the point na mag-compete, sabi ko ha. Sana pala nag-ano na ako ng gymnastics kasi mas ano yung favor yun eh. Kaya meron talaga ng mga nagka-heart beat at nagsiskrit sa hula hoop. Kaya nga lang, ako naman, di ba, I do it for fun at saka for exercise na rin. Kasi dito, di ba minuto ka lang pagkasanay ka dito? Kahit outdoor, flat surface, hindi pwedeng uneven surface. Kasi pag baku yung surface, magkakaroon ka ng injury. Ganyan. Kaya ikaw, hindi ka dyan. Parang tayo, ano, ano, shoes. Kalinaw. Regalo ko lang po ng person. Oh, ganda. Lalo na pag ano, kung tumalikod ka, ganda ka po na yung video. Ganyan. So, siguro, pag may fan ako na, ano, na importer ng hula hoops, nag-gawin niya ako model, pwede kami mag-collaborate. Oh, yan, mas maganda yun, miss. Kasi, ano siya eh, it's more cheaper compared to equipment dun sa gym. Opo. Tsaka, ang hula hoop, akala kasi ng tao, ang bagla. Paglalaki na ng weight. Parang wala pa nga kami nakita ng miss na lalaki nag-ganyan. Pag-inig na rin nyo ang mga, ano, pag
pag tinignan ninyo ang mga sa internet, no, pag nag-ano kayo, tawag dito, search kayo, okay? I-type nyo, hula hoop, guys, makikita nyo, maraming hula hoopers na lalaki, pero mostly European. Oh. Sa Amerika, meron na kong hula hoop na gumagawa ng custom, ano, custom-made exercises for hula hoop para sa Hollywood stars. Mm. Mas maganda rin kasi parang ang bilis makapayat talaga ng chan. Ano? Hindi pala chan. Dati, athlete, di ba yung sobrang payat ako? Ilang araw mo sa isang araw ginagawa ko? Parang dalawa full body. Isa sa umaga, isa sa gabi. Meron nung miss sa May Guitar Princess. Grabe, sobrang payat mo doon. Yun yung time na yun. Ito ko siya nang hinatay, pumunta ko sa TV. Yun yung time na yun. Mas payat ka pa ata nun kay Julian San Jose. Kasi yung time na yun, yun yung ano, nagsasayo din ako ng Liberty. Opo. So sabay-sabay, di ba? Pag pumayat ko sa dancing, tuned ka kaagad, tapos sa hula mo, lahat ng target areas na gusto mo, sa midsection mo, opo, tanggal. Parang whole body exercise na nga rin yan. Oo. Yun ang hindi na-realize ng tao. Na minsan nakala, ganyan ang hula hoop, ganyan. Mm. Pero once talagang, di ba yung nakasanayan mo na? Kasi ang tatlong area ng body mo yung tinitira niya, yung sa muscle group ng abs mo. Opo. Dito. Pero ang kailangan doon, weighted. Hindi yung dance. Weighted. Kasi magkakapasama ka nila. Mm. Pero, matatanggal din yung muscle. Yun nga. After 1 week, tanggal yung pasa. Pero ang gumito lang kasi, di ba, pagka let's say magsa-start ka, kahit isang song lang, ano lang, sa isang side ng body mo, katulad yung ginagawa ni Manny Lin, like 50 dun sa right, 50 mo rin dun sa left, para pumantay. Para pantay. Para pumantay lang. Tapos kung saan ka nasanay, dun mo na, ano yun, mag-walk ka na, mag-run ka na, kung ano kaya mong gawin. Tapos kasi ang pinatawag nila sa flow, katawan mo na mismo magsasabi sa'yo kung ililift mo siya, kung aanin mo siya. Yun yung tawag dun sa mga first flow. Mm. Kaya di ba yung mga ginagawa ko na ano, na inaangat ko yung mula ko. Opo. Binababa ko sa katawan ko. Kumbaga, utos na yun ang katawan mo. hindi mo na iniisip yun. Ganun yun. Kasi siguro sa beat din ng music, pagka ano kang hindi sa music, diba? Yung mga ano mo, miss, sumasabay talaga sa music. Yun. Yung iba, hindi kasi maraming magagaling sa hula hoops, pero mostly sila for entertainment na may kasama ng mga circo. Opo. Yun. Mga ano na, mga contortionist. Mga contortionist, pero magagaling. Kasi meron silang ano, training in ballet at saka meron silang training in gymnastics usually. Meron miss yun sa ano, sa malaking wheel na ginagawa nila. Maka-interview talaga. Nakalabas sila. Actually, meron sa Europe, no? Couple hula hoop. Mas malaki dito. Ito kasi yung pinakamalaking size ko ng hula hoop is this one. Ito yung pinakamalaki yan size. Pero, imagining mo, doble dito. Kasi dalawang tao pwede magkasya. Oh. Lalaki at babae. Ewan sa Europe lang yun, lalaki pa ba? Meron silang camp, parang it's a hula hoop camp for couples. Ang galing. Sabay kayo. Try mo. Sabay, wala. Tapos, try mo kayong dalawa. Pag siguro ang maging more interested sa hula hoop are mostly yung mga dancers. Mm-hmm. Kasi pag nalang sa dance ka, pwede mong gamitin yung basic dance mo, at saka pwede mo rin gamitin, mostly sa napansin ko dahil nag-aral din ako ng ballroom, mga Latin. Ganun nga yung pinagsasabay mo, miss, di ba? Pag ano sa video. Kasi nga, pinaray ko rin yung hip-hop, kasi nag-hip-hop din ako. Yung case, Soweti. Soweti, no? Yung Icy Girl. Apo. Yan yung mga, ano ko, mga trip ko, mga Tom, so, sa mga R&B, ganyan. Pero mas ano, nagustuhan nila yung ano mo sa River Divas eh, yung sayo mo. Actually, yun naman, modern jazz. Ang tawag modern jazz doon. Yung sexy dance, modern jazz. Kasi sexy dance lang tawag nila dahil naka-heels. Pero actually, yung gamit ko na heels are, ay tinatawag na dancing shoes, modern dancer shoes. Kasi yung sa ilalim niya, may felt siya. So meron siyang ano, stopper. Para hindi madulas po. Tapos doon, meron din siyang rubber na ano, na heel tip, na tinanggal ko lang. Mm. Oo.
Pero ang ano, problema lang doon, kasi di ba ano, tie siya. Lace na tie dun sa may harapan. Opo. Pag sumabit yung heels doon, yun ang problema. So, disgrace. Ang ginagawa ko, pinapasok ko sa review label. Opo. Para hindi siya ano, para hindi sumasabit. Kaya pala hindi kita sa ano. Ganun siya. Pero miss, hindi ba masakit yung sa ano, sa bintes tsaka sa paa pag naka-heels na sasayaw ka na? Ang ano, siguro pag meron kang stretching, 'di ba? Kasi pag bago tayo mag-workout, usually the practice is to stretch. Warm up stretching, 'di ba? So kailangan mong i-stretch yung knee mo at saka yung legs pati yung ankles mo. Kasi ako nagkaroon ng injury falling down the stairs. Hindi mo lang hindi ano, accident. Gusto na accident. So, nagkaroon ako ng sprain. Pero, on that very same day na nagkaroon ako ng sprain, nakapagulungo pa rin ako ng sa ay, nakita ko yan eh. Actually, ano na yan ha, may sprain na ako. Pero, I think yung adrenaline rush mo yun. Tsaka, ano yung, alam mo na meron yung mga supporters ka na naka-ano yun eh, yung araw na yun. Oo. Okay. Kaya sabi nga nila, there's no business like show business. And then the show must go on, di ba? Lalo na pag-live. Yes. Yun. So, ano, syempre, nagkakamali rin kami. Bumabagsak din ang hulang ko sa akin. Isipin na hindi bumabagsak. Pero ano lang siguro, it's a persistence lang. Practice. Although marami pa akong mga tricks na gusto matutunan. Lalo na yung sa handler, yung slow nilang i-rotate yung hook. Ganda yun eh. Yung screwdriver, tsaka yung elevator, kaya-kaya na. Elevator, escalator, pareho na screwdriver. Kasi ang screwdriver, pababa, diba? Nagagawa ko yun. Pataas din, diba? Yung pag-ilipot kong gano'n, alam mo na, yung susunod na sa akin, ito na yun. Tapos, pag naka-angat na to, diba? Syempre, ang gagawin mo sa kamay mo, naka-angat ka na, diba? Eh, tuwan mo na ng ano, diba? Ng flow. Yun na yung tinatawag na flow. Kasi, nagko-connect na lahat ng iyong movements. Opo. Ayan na, oh, pang ano, pampapayat. Pero sikaw, gusto mo mag-stretch? Pwede mo gamitin sa kalang hindi. Sa likod. Ayan o, di ba? Ayaw nga. Ayan o, di ba? Di ba? Ganon. Ganon lang. Pwede pa dito, di ba? Dito. Ayan. Pwede rin dyan. Ayos pa na. Pwedeng-pwede na sa lahat. Ano, marami yung magagawa. Pero, make sure lang talaga na meron kang ano, space na please, diba, hindi naman masyado malaki. Basta lang, space na ba dito? Oo, walang matatamaan. At saka yung ceiling mo medyo mataas kasi hindi naman ganun kataas yung ceiling mo eh. Para magawa mo tricks. At saka kung wala kayong masyadong breakables, diba, okay lang sa'yo mag-break yung mga stuff dyan, ayos lang din. Kasi ito ilang beses ko na ito yung sinalo eh. Tapos, oh, ano sa'yo ko? Ang bumagsak yan eh. Sa loob, ganun. Hula hoop na ang ano solusyon sa iyong tiyan. So, ano talaga, intermittent diet din nakatulong din sa akin. Kasi ang ginagawa ko, nasiskip ako ng isang meal. Kung napapansin nyo, kayo lang talaga nakakapagpakain sa akin ng lunch. Lunch, kahit talagin nyo sa Ate Lenny, it's mostly breakfast and dinner for me. Gano'n na, Ate Lenny? Si Ate Lenny, no. Talagin sa mga Ate Pangs, napang gusto mga katalaya kuna ng tuwalya. Ayan po, tapos na po ang ating 101 interview. Nakita ko i-edit, di ba yun, ha? Nakabidin ko. Ano? Susunod na?